Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas na. Programang maraming ilalantad na mga ngayon, narito na po sila ang mga kwento ng ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio, kasama si Binibining Tala Zaltibon. Ating oras, Attorney Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal Topacio. Patikim naman. Opo, bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lantagok at sa inyong katawan. At syempre po, aking kasama hindi man physical, kundi ha, digital. Iba yun, ano? Hindi physical, kundi digital. Walang iba kundi si Miss Expose. Ha? The scintillating, the stimulating, and the stipulating. Yes, mga kasama, at bago tayo magsimula tal sa magpahayag lamang tayo ng pakikiramay sa pamilya ni former mayor at congressman at Charlie Cowangco na pumanaw po ngayong alas 6 yata ng umaga. Yes po. Ha, oo. Mm-hmm. Actually, si Kong Charlie, I met him a few times. Ang kaibigan ko talaga yung kapatid niya, si Mark Cowangco. Yan. Pero nalulungkot pa rin ako sapagkat syempre parang nalulungkot yung kaibigan natin, yes, pamilya niya ito. Mm-hmm. At he was, no, he led a very colorful life, naging mayor, naging congressman. At marami, yes, din pong naiambag para sa ating bayan. At siya yata ay bunso ba si Charlie? Bunso po yata. Oo, bunso yata ng the late, yung industrialist si Danding Cowangco, the legendary industrialist. Yan. So, at talaga nakakalungkot, attorney, dahil halos magkasabay lang sila ng tatay niya, no? Oo nga, bata pa, 58. Yes, batang-bata. At kakakasalamang, ano? So, yes, nakikiramay po kami sa kanyang pamilya. At huwag po natin kalilimutan ang kanyang naging paglilingkod sa ating bayan. Okay. Yes, po. Oh, anyway. Eto naman, ha? Etong malaking news, ano? Economic news muna tayo, Tals. Yes, po. Yung fuel tax ay, yes, binabalak ng ating kongreso na iyan ay tanggalin. Magiging manananggal sila. Manananggal ng tax ngayon. Kasi tumataas po at tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. At yun nga ay sabi nitong mga kongresista, ha, uh-huh, train law may provision, ha, yes, para pagka may mga unusual increase sa presyo ng petroleum products, uh-huh, well, alam niyo, sa lahat ng basic na commodity, ito, uh-huh, I think is one of the basics, ha, uh-huh, dito po, ha, pagka nag-fluctuate ang presyo, uh-huh, ng petroleum products, affected lahat, eh. Yes, grabe, pero niyan, hindi naman kasi natin maitatanggi, attorney, na ang presyo po talaga ng petrolyo ay dahil po sa presyo nito worldwide. Mm. Oo, hindi po sa atin yan, ha? Oo, at well, alam nyo, eto, ha, hindi naman tayo sa naninisi, pero gawin, mm-hmm, na rin natin, manisi na rin tayo. Maging boy sisi tayo ngayon, ano? Sapagkat dati po, ha,
ay meron po tayong tinatawag na Oil Price Stabilization Fund nung panahon ni Pangulong Marcos. Iyan po ay pondo na kinukuha sa presyo ng petrolyo. Ha? At inilalagay po sa isang pondo. Ha? Pagkatapos, ha? Ay kapag yan pong kumbaga sa kwan parang anong tawag diyan yung sa magkakasama kayo sa opisina yung paluwagan. Yes. Oo, nagtatabi kayo bago pagkailangan nyo ay kukuha kayo roon. Kukuha so halimbawa ang presyo ay 10 pesos, sabihin na lang natin 10 pesos per liter, may tax siyang 12 pesos. At 12 at 12 pesos siya, kukunin yung 2 piso. At hindi nakatago yun doon. Pagka naging 14 pesos, di ba? 12 pesos ngayon, 10 pesos plus 2 pesos na tax. Sample lang po ito, hindi accurate itong sabihin nyo, Lenny ang mathematics ko. Para lang madaling maintindihan. Nakakalap ka ng halimbawa, kalahating milyon, 1 milyon. Sabihin na lang natin, gano'n na lang. Pag naging 14 pesos po yung per liter, ilalabas naman ng gobyerno yung 2 piso na naipon kada litro. Yun naman po ang ipagsasubsidize sa mga oil companies para nananatiling 12 pesos yung presyo per liter. Ngayon, ano po ang epekto nito, ha? Sasabihin nila, bakit hindi na lang floating pag mataas sa world market, sa ha, sa merkado, sa merkado sa mundo, bahayaan yung umakyat pa ba? Law of supply and demand. Ang problema po dyan, hindi po tayo nakaka-project ng mabuti kung hindi stable ang presyo ng produktong petrolyo. Halimbawa ako, ha, bus company. Ito na, directly affected ako. Siyempre may projection ako, ha. Uutang ako, ha, pambayad ng bus, ha, etong kita ko kada buwan. Ngayon, kung paakyat baba ang presyo ng petroleum products, hindi mo malaman 6 months from now, eto pa ba ang kita ko? Baka naman lumit ang kita ko, hindi ako makabayad sa utang. Delikado, di ba? Hindi na lang muna ako uutang. Yung growth ng iyong negosyo na apektuhan. Ngayon, kung may OPSF, siyempre, alam mo na stable, kung 12 pesos, 12 pesos, basta kaya ng subsidy, at least for the next 6 months or 1 year, pwede mo sabihin, since sa 12 pesos na per liter, ito ang kikitahin ko. More or less, alam mo na yung kita mo till for 1 year. Makakapagplano ka ngayon. Hindi yung uncertain. Hindi mo alam ngayon, 10 piso, biglang maging 20 pesos next month. Eh, kamote ka, di ba? So, iyon po ang advantage na stabilized ang presyo ng petrolyo. And it's not limited sa mga transport companies sapagkat lahat po, ha? Kung ikaw ay tataas ang presyo, magta-transport ng bigas, siyempre may transportation cost yung bigas. Yes. Hindi naman pag-ani noon, nandyan agad sa plato mo, di ba? Sa kusina mo, ita-transport. Tumataas din po, hindi mo maplano ngayon. O, di ba? Kaya nga na, medyo naiinis itong ating kaibigan, Sir Representative El Rey Villafuerte, no? Dahil para nga daw pong usad, ano ba yung snail sa Tagalog? Suso. Usad, suso. Oo. Yung ating long-planned National Strategic Petroleum Reserve. Oo. Ay, wala pa yun eh. Hindi pa nagagawa yun. Wala pa. Kaya nahihirapan tayo dahil ang pag-usad natin ay napakabagal. O, yan namang SPR. Meron yan ng Amerika noon pa, ha? 60s pa. Noon pa. Kasi nga, laging may threat na mag-gera, mag-nuclear war, di ba? Maputol yung supply. Nag-imbag ng katakot-takot, talagang grabbing daming. Crude oil, ha? Ang Amerika. I think it's good for 6 months or 1 year. Na kapag nang nuclear war, walang dumarating sa kanilang supply from the Middle East, labaw, pinasabog, nagsabugan doon yung mga oil refinery, ha, o yung mga mina sa Middle East ng Russia, di ba? Malapit lang sa Russia yun eh. Ha? Doon nagbakbakan, at walang dumarating, at least for 1 year, o kung titipirin mo pa, irarasyon mo pa sa mga motorista,
yung gasolina, eh yung prayo, yung requirements ng armed forces ng langis ay matutugunan mo, you can wage a war. Yan. Yes, precisely. O kaya nga po talaga, sana mabigyan diin ito nung election na ngayon eh. Ito yung pinag-uusapan namin noong ating guest dyan nung wala ka, nung Friday, ano, attorney, with Sir Rafael Yubra, with Pong Rafa. Na talagang napaka-importante na pagbigyan natin ng pansin ang ating Department of Energy. Dahil lahat ay apektado kapag ka tumaas ang bawal ang presyo ng fuel natin. Dahil domino effect po yan sa ating market. Talaga yan, oo. Actually, yun ang maganda sa OPSF, na-absorb yung, yes, ano, yung, well, kung hindi man ma-absorb lahat, ano, halimbawa, napakalaki na, at least may buffer. Ibig sabihin, hindi pagtaas ngayon, eh, taas agad the next week or the next month. Nababuffer, nakaka-forma ka, kumbaga, may warning ka, ha? Kung minomonitor mo yung price ng crude oil sa pandaigdig na merkado. Kasi lagi tayo na achi-chi-chi, kung sa presyo. Halimbawa, tumaas 25 cents, bukas tataas ulit. Oo, pagka naubos na yung bumper stock. May bumper stock yan eh, ilang linggo o isang buwan, whatever. At diba, bumibili naman sila in bulk eh, di ba? So, pag naubos na yun, nabili nila ng mura at bibili na sila na sa current price na mahal, eh, kailangan i-adjust na nila. Kasi meron tayong tinatawag yung APM, hindi ATM, ha? Iba naman yun. Yung automatic price mechanism sa, sa pa-presyong petrolyo. Ang problema, Tals, eto ang problema. Ano ang problema? Ang problema, automatic price mechanism pagdating sa presyo ng petrolyo, hindi naman automatic rate increase mechanism, ha? Pagdating sa singil ng mga sasakyan, lalo na mga jeep. Kailangan mag-petition pa sila sa LTFRB ng rate increase. Yung gasolina tataas ng piso, 2 piso, 1 litro, ha? Para makapagpataas ng 25 centimos yung mga pobre natin, mga jeepney driver. Napakahirap. Petition, hearing, blah, 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 ha? Eh, so, namatay na sa gutom. Yes, meron naman silang dinadain na taasan nga daw po ang pamasahin na bungsod nga po ng pagtaas ng presyo ng langis. Eto may sinasabing ating kaibigan si Tomas, ha? Basahin ko, attorney. Sige. Sabi niya, OPSF... Bakit pag si Tomas, lagi mong binabasa, nakakahalata na ako sa iyo, ha? Hindi, kasi researcher natin siya. Sabi niya, researcher natin siya. Hindi, maganda ano naman talaga yung mga niya. Ito yung mga dapat natin pag-usapan. Okay, ito kasi, sabi niya, OPSF will need to be included in the GAA and oil company should contribute a percentage of the sales. Yun ang mechanism noon eh. Nasa fund yan eh. Nasa fund yan. Maganda ang mga input nitong kaibigan natin na to. Hindi, kaya nga, si ano yata, sinasabi niya, ibabalik niya yan eh. Si BBM. Yes po. Kaya kailangan talaga maipanalo natin yung PBBM. Kasi mahirap eh, ha? Kaya ang nangyayari ay nagkakandaloko-loko. Anyway, usapang ekonomiya pa rin, ano? Nag-iingay na, ha? Ang mga leader, ha? Ang mga leader ng mga negosyo, ng mga komersyo rito sa Pilipinas na sana daw Marso. March 1. Oo, hindi Marwan ha, namatay na po yun. Patay na yun. Napulo na lang daliri yun. Sa March 1. Para kang si Victor Wood ha. Hans, touching hands, reaching out. Touching you. March 1, I don't... Sweet Caroline. Anyway, ikwento mo nga yan. Kwento mo yung March 1 na alert level 1 na para magbukas na ang lahat.
Oo, ito na nga sinasabi nga ng ating mga kaibigan sa lahat ng mga industriya. Sana ay maging maluwag na nga sa March 1 at mawala na ang level 2 maging level 1 para naman tayo ay makausad na ng konti. Magbukas na po ng tuluyan lahat ng mga komersyo natin. Yun, alam mo yung ano ha, delikado yung word dyan, eh, yung, pag, yung maluwag na. Oh. Alam mo kung bakit? Nasampal ako dyan eh. Wala naman akong ibig sabihin. Kasi noon, di ba natatanda mo yung uso yung pagpunta-punta sa Japan? Yes. May isang babae nangungutang sa akin. Siya daw ay nag-apply na entertainer sa Japan at kailangan lang daw niya ng pang-ticket. Naku, napaka-savior mo talaga. Hindi. Tinulungan ko. Okay, no strings attached. Kaya lang nakakilis. Naluwag. Siya pa nagalit. Sabi ko, oh. Eto ha, eto yung pera pang ano mo ha, huwag ka mag-alala, bayaran mo na lang ako pagbalik mo, pag maluwag ka na. May sinampal ako! May buko! Wala naman akong ginagawa! At yan naman na nasabi ko, ang napaka ano nga eh ha, napaka liberal nga nung aking terms of payment, sabi ko, bayaran mo na lang ako pagbalik mo kapag maluwag ka na. Oh, eh, ang problema noon! Kasi sinampal ako! Pinautang na nga, sinampal pa ako. Napakasabas yung babae. Hindi siya lang tanong. Hindi siya lang tanong sa'yo. Kung alin ba yung dapat na maluwag na. Hindi siya. Yung pananalapin niya. Pananalapin. Kung maluwag na siya. Ibig sabihin, siyempre, pumunta na siya ang Japan, kumita na siya, bumalik siya, may dala siyang pera. O, di ba maluwag na siya? Ano ba naman yan? Nasampal ka pa? Sinampal ako. Lakas pa. Magkasawang sampal pa. Eh baka naman kasi nung ano, nung sinabi mo na kapag maluwag ka na, eh malagkit yung mga tingin mo sa kanya. Hindi! Hindi hira. Siguro ba, baka dumidila-dila ka pa. Eh baka dumidila-dila ka pa nung sinabi mo. Ako pa! Napaka wala akong mali siyang tao sa lahat ng mga tao. Ikaw pa ba kilala kita? Oo, malasan po ako. Konti na lang, signalista na ako. Ay, ganon. But anyway, ayan nga, pagbunsod niya ako. March 1. Malapit na yan, ha? Ng March 1 na yan, ay sumang-ayon din dyan yung kaibigan natin, si Dr. Teddy Herbosa. Oo naman. Nabuksan na, na lumuwag na. Oo. Mahalay masyado yung pagkasabi ka lumuwag na. Oo. Anyway, mukhang nagkakasundo naman ng mga leader ng ating mga business groups, ha? Itong si Joey Concepcion, yung Presidential Advisor on Entrepreneurship. Ano ba yan? Entrepreneurship, yun. Entrepreneurship, yan. Entrepreneurship. Dapat meron ano, Entrepreneurship, gano'n. Oo, pati yung mga kaibigan nating mga Filipino-Chinese. Yung Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry sa pamumuno ni Henry Lim Bonlyong. Ay, kaibigan natin ito, ha? Ito ay kasama ni Nakuan, ni na Lito Banayo, ha? Ni, ano, ni na Vitz Aguirre, Nung Saludo, Dan Marcoleta, isang mga grupo yan, eh. Ay, ba! They have something in common. Yung pagmamahal nila sa bayan. Alam ko yung pagmamahal ka lang mo eh. Napakamalisyoso nyo naman. Hindi, titik ko lang sabihin, mapagmahal ka kasing tao. Ayun. Kaya lahat minamahal mo. Wala kang pinipili. Pantay-pantay ang pagtingin mo sa kanila. Anyway. Teka, napakarami kong messages dito, ha. Tonight, hindi naman siguro masamang i-enjoy. Tonight na pala po ay pwede na tayo mag-pay ng last respects kay Charlie Cuanco according to Mark. Okay, so yung mga nagmamahal po sa kanya. Heritage po sa heritage. Anyway, kasi mababa na naman daw ang transmission rate. Ilan ba ngayon? Ilan kahapon na, Kwan? Wala ba rin eh?
wala eh. Ito, call a friend ako, call a friend. Sige, mamaya isasabi. Ito, ilalagay nila sa kwan, sa monitor. Huh? Okay, anyway, ayun. 1,427. So, hindi na nalalayo roon bago Omicron nga. Diba? Sabi nila, mild, ha? Banayad. Ha? Si Tala, naputol yata. Tals? Tals. Naku, namwala. Sinabi ko lang banayad, parang banayad whiskey. Oo. Anyway, ha, sabi nga nito, ha, bago tayo mag-break, etong sabi nila ay para daw tuloy-tuloy na ang pag-economic recovery natin. Kasi lahat ng indicators, diba, na-discuss natin kahapon, sabi ng BSP, magno-normal na. Ang traffic mukhang normal na eh, ha. Kaya ako, nag-adjust na ulit ako, napakaaga ko nang umaalis, ha. Biro mo, umalis ako ng quarter to 10. Dumating ako rito, 10:46. Yan, bago, yun, isang, ilang minutes ba yun? Almost 1 hour, ano? Tama ba? Oo, tama. O, 9:45. 1 hour bago 10 minutos sa elevator. Ang naabutan mo yung pag-sanitize. Ha? Ayun, ha? Patay na. Pag nakita ko na si Rica doon sa harapan, wala na, sabi ko, sinanitize yung elevator. Minus 1 na yung elevator. Oh, cannot be reached si Tala. Naku, hindi kaya nakidrop to, parang yung mga sabonero. Anyway, dahil dyan po sa notang yan, ay magbabalik ang yes, Tomasio, pagkatapos sa mga commercials, information, yes, comments, patalasas, paalalahanap po ay just in news flash, breaking news, news break flash report, just in at this moment, at kung ano-ano pagkatsurbahan, 1, 2, 3, yaba! Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasyo, kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes Yes Yo, Tapasyo! Yeah, man! Ang babalik bang Yes Yes Yo, Tapasyo, ating oras, alas 11:39. At syempre po, teka muna, bakit yung pag-aresto sa mysterious illegal detention na identified sa mga leftist, iniimbisigahan ng kamera yung pag-detain sa mga tao ni walang warrant dahil sa abuso ng Senado, ha? Walang ginagawa, yes, ang CHR, ha? Bakit ganun? Yes. Oh, mga ulalo kayo sa CHR! Yes. Mga ulalo! Amper kayo, amper! Mga amper! Ulalo! Okay, anyway, punta tayo rito sa ating paboritong bahagi, Tals. Welcome back, by the way. Yes, thank you. Oo, na pinamagato. Pinamagato. Pakita mo, tweet mo, ladies first, Tals. Actually, dapat hindi ako pupunta rito. Kaninang madaling araw, nagising ako. May fever ako at na giniginaw ako. O, sana, hindi ko na ako naka-attend ng hearing sapagkat, bagamat nung alas 6, wala na yung fever. Natakot ako, baka nagkakalat ako ng COVID. Ang tingin mo sa akin, si Coco Pimentel. Ha, nagkakalat ng COVID. Ako din ako kahapon. Hatching ako na hatching. Kanina, ang lakas ng loob, nagpahayag pa ni report to na gawin na lang ng endemic. Lakas mag-komento sa COVID. Nagpa-testing muna ako nung nakonfirma kong negative ako, saka lang ako gumala. Ako din po, opo. Anyway, let us pers. Okay, ayun ha. Ay, speaking of tayo, yung 22, ano? 22 mong chuba-chuba chene. ibibigay ko sa'yo, coordinate mo, na-meet ko kahapon si Master Hans.
Ay, talaga? Willing siya mag-guest dito hanggang March naman daw itong mga predictions, mga chumachenes tungkol sa Chinese New Year. Kung anong swerte, anong malas, sinong swerte, sinong malas. By Zoom. Itanong ko nga. By Zoom. Hindi ko siya number, mako-coordinate natin. Hi pala kay Master Hans. Meron pala siyang kapatid, gusto rin sana mag-feng shui expert, kaya lang, ha? Ang pangalan na bait eh, kaya ayaw na, yung siya si Master Hans, yung magiging master, wala na, kaya ayaw, umatras na, hindi na mag-feng shui expert. Mahirap, oh. Ano ba naman yan? Ang lakas ang ulan mo dito sa dako kung sana ako naroon. O, kanina nung may konting fever pa ako, gusto ko sana magpa-araw ng umaga bago ako umalis. Walang araw! Tama ko talaga. Sana nga para pawisan eh. Ako talaga, ang lakas ang ulan. Kanina medyo umaambon-ambon. Eh, kaya nga sabi ko dito sa angel namin dito sa bahay, kung kaya rin kaka ko talaga naglalabas, saka talaga umuulan. Buti hindi ka kumata ng, eto ako, basa sa ulan. Ay, magsik na, nagbibilad. Nagbibilad pa naman kami ng blue ternate. Oo, namitas ako ng mga, namitas yung season ko, saka ako kanina ng mga blue ternate, pang tsaka. Masarap ito. Mm. Refreshing. Muntik nang mabasa. Teka, nagkwentuhan na tayo. Hindi na tayo bumati. Talahan mo na mga nakasutag na lang sa kape. Madisoy sa linya. Wala na umaga, tanghali, hapon kami. Talma kayong lumalat na mundi. Naroon. Ayan. Magandang umaga dyan sa QC. Oo, masyado na maulan dyan. Ganun ba? Maulan daw sa QC, sabi ni Tomas. Oo. Anyway, lahat po na mga nakatutok. Ano yung mukhang bibig mo si Tomas, ha? Mga nakakahalata. Hindi. Ko, ha? Talaga lang, hindi, ha? Attorney. Lulusot kasi ka pa. Sa umaga, nagbibigay ko sa akin ng mga input. Kaya nga ang sabi anong ko. Anong ini-input niya sa'yo? Ha? Umaga, nag-i-input siya sa'yo. Sobra kaya pa. Magandang kang blooming pag nandito ka. Lalo na pag nalilate ka. Tumatakbo ka pero blooming. Nai-inputan ka pala eh. Hi, Tomas. Anyway, binigitan na naman natin siya. Hindi, sabi ko nga sa kanya, mag-guest siya sa atin. Lulusot ka pa. Kasi marami sa kanya. Kaya yan nag-message. Good morning! Oo, the famous Jojo. Ayan, good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa Twitter. I-cancel yun daw ang Pan-Pacific. Oo, magkariton na lang kayo. Yung ba? Si Jollibee, i-cancel nyo na lang. Mag-quick-quick na lang din i-cancel kayo. I-cancel nyo para lalong umasenso. Kito mo yung kontis. Oo. Si Tony Gonzaga, kinansin nyo, dumami yung followers. Yung kontis, dumami yung branches. Oo. Parang gusto ko na i-cancel din nila tayo. Hindi nyo kaya i-cancel. Jollibee, kakancel nyo. Lay, good morning. Mga ilusyonado at ilusyonada. Hello, Gustavo. Blok. Blok. Correct. Uno, good morning, Dr. Henry. Yang. Ayan, sino ba ito? Dolor, good morning. Ming, good morning. Si Win-Win Situation, good morning. My Pepper and Malu. Si Ed, si JJ, Nila Bellatrix, si Reginald Spector, si Miss Ives, si Peterang Isda, good morning. Si Golden Friendship, Pajama. Mm-hmm. Si Jackie Carrington, nandiyan dyan. Si Lakay, si Dr. Henry na pinag-offing-utak din ang lahat ng mga dilawan. Matunsay! Si Ed sa may inaaway ding dilawan kagahapon. Si Jofrin, si Glad. Edelweiss, good morning. Hey, si Reynaldo Wick, good morning. Edelweiss. Ako,
mandilig magod mo eh. Si Asap BG, magandang umaga. Of course, nandiyan si Dick Bustos, si Monique, si Miss P, si Jolat, si Rex Guanzon, ayan, at marami-marami pang iba. Mga hindi na mababati. Ayan, sorry, bukas na lang kayo, ha, Tatay Faye. Ayan, sina, ano, sina JC Caliber 50, oh, at sa lahat, si, oh, si Gerald Santos, sino ba to? At sa lahat po na mga my birthday, happy birthday sa inyong lahat. Okay na po ako, attorney. Okay. Oh, eto naman sa atin, ayan, napakarami na po rito. Teka ha, medyo... bakit ganun? Bakit? Ano yan? Medyo matagal daw, matagal lang yung ano. Ito si Yang ay narito. Nina Bellatrix! Yun, sa si Boy Katindig all the way from LA. Ha? Etong si Bojoloni, May Pecker, Tonyos Cartoons, Richard Luis. Ha, pabati ako ng happy birthday daw, sabi ni Tikwals. Happy birthday! Pabati ka na pabati, happy hindi ka na nagpapadala ng kanton dito. Ha? Oh. Magpakanton ka! Oo. Magpakanton ka! Oh, Inday Sabungera, sabi nito. Ito, oh. In-retweet yung sinabi ni Attorney Trixie. Ha? Yung 1,000 stipend para sa mga elderly Filipinos. Eh, meron na palang batas nito eh. Sino yung nalangis dito? Naawa na ako rin sa Ali eh. Ha? Oh, babae. Babaeng taga Malolo si Buano for BBM Sara Migs, Jerry Cabrera, wag daw magpabiktima sa isang oportunistang manggagamit. Ay, di, nagpaparinig siya rito at kinawawa naman si Doc Willie Ong. Sinasabi ay, naman talaga, natin, oo, mga ngamot, ito yung Cisco, ganyan talaga yan eh. Ha? Yes, at bubikit kay Lim, pagka, ano na, pagka tapos ninyo. Ula lo yan eh. Mm-mm. Then kay tagal Eva, na natin sinasabi yan. Kayo naman eh. Ako, I mark my words, ha. Nako, you don't know him. Like, ano, Manang J. Ha? Like we know him. Sine 13 ni Bellatrix. By the way, nagbubukas na mga sinihan, ha. Sa Siang, bukas na. Yes. Sa oy, City Balls, na. February, ano ba ngayon, 22? 22. Bukas na, oh. Yeah, o si Ron Per, bakit daw siya, why am I not surprised? Nakita niya, ayaw ng mga, ha, mga communist front organizations, katulad ng Bayan Muna, ang registration ng SIM card. Bakit? Mabubukin yes, ang pagkaulalo nila. Mahuhuli. Oo, meron pa daw kwan dito. Natawa yung isa, nakalagay ito kasi, defend, press, bago free, bago dome yung nasa ilalim. Ha? Oh, bakit daw pinapanipensa yung mga dirty old men? Freedom. Ha? Sabi ko, hindi, mga grupo ko yan eh. Pinoy Capsilog. Uy, eto ang ano ha. Alam mo, mamaya talakayin natin ito ha. Etong si Sir Z, DRN siya, D bago registered nurse, ha? Johnny Kamatbat. Ha? Eto, ang ganda ng panawagan ni Ronald Cardema, lahat daw ng anti-government na nasa state universities, tanggalan ang scholarship. Tama lang. Okay, Bing sa Gimpa for the Motherland official Darwin Cañete. Sabi niya, it's upsetting to see a good man like Doc Willie Ong treated so shabbily because of political ambition. He deserves better. O nga naman, kasi naman siya eh, actually. Siya rin ang sinisisi ko eh. Nagpadala siya sa mga matatamis na salita. Shoo-in na siya para sa... Senado. Kuhan, para sa Senado eh. Anyway. Kaya nga... We need another Dr. Flaviere. Sana pa rin mabigyan ng pagkakataon na maiupo man lang sa kabinete itong si Doc Willie. Ito, natatawa nga ako. Binibida lagi ng kampo ni Lenny Robredo. May 30 daw na former ganito, ganon, ganyan. 30. Isa lang din naman ang boto na kahit ba former cabinet member yun eh. Yung TUCP. Ah, ilan ang miyembro noon? Oo. Oo. Meron pa silang mga ganito for Lenny, kalabaw for Lenny, ha? Ngit pa for Lenny, mga ganon. Kukunti naman ang miyembro. Tulay for Lenny.
O Glay, si Mads Villafuerte, Mikael Corleone, Jenom Alfredo, at ang mga hindi mababanggit na sina Pops Caloy, Kenchi, the Engineer Densio, Lakay, at saka si Matina Aplaya, Aqua Vendetta, Lipo, at ang huling hindi mababanggit ay si Rocky Marciano, si Don Ramon Ortol, at si Leone Ray, siyempre Michael Guy, Kochi Chua, Andrew Tanilang Gatsalyan, Alex Cruz, Katirso Peralta, nakikinig po yan, Attorney Rui Rondain, yan, nakikinig si Attorney Alex Santos, yan, Aling Tasing, Raymond, Gilbert Vicaforte, si Geraldine, present daw, pahabol, sa kabisig ng Bustos. Ang daming humabol, si Reynaldo Huico, pagbigyan natin, kasi ano naman eh, huliman daw at magaling, eh late pa rin. Juliet, happy Monday daw, sabi ni Juliet, sabi ni Bojoloni, Biomanics Men, Jasmine Rafael, at si Bluebird Reactor. Thank you so much. Ay, may sinasabi si Gorgeous dito, ha? Ayan, okay, yes, 13, hello po, kumusta po? Let's meet and greet again, this time for BBM naman po. Tanungin natin yan ang maigi. Ito, yung mga bagong dumagdag kay Lenny, 12 government officials, 4 former senators. Oh, this is a issue. Ang dumagdag kay BBM Sara, TUCP. Wow! Sa kayong mga may-ari ng eskwela, diba? Dumadagdag. Hindi. Bakit? Dala ba nila yung mga estudyante nila? Hindi naman Akala ni ng ina nila, makukuha niya yung mga boto ng ating mga transportation group dahil ayaw niya nga sa pagpupush ng pagbabago ng ating uri ng transportasyon sa advancement. Di nawalan siya lalo. Alam mo, naawa talaga ako. Ito, inamin pala ni Juan. Inamin pala nitong si Doc, hindi si Doc, si Isko, na siya ang nagsabi kay Doc Willie na, oy, huwag ka na sumama sa... Grabe, kapastusan naman ito. Huwag ka na sumama dahil doon ay solid, Sara. Yun ang sinabi niya. Grabe. Bastos, diba? Napakabastos. Bastos. Manabastos. Walang modo. Walang kamo. Sa bagay, diba? Yan naman ang gawain eh. Diba nung sinilip niya yung ano niyang apakaliit. Bastos talaga yun. Oo nga eh. Nagpakita pa ng nota. Pakita pa yun. Nota yung pag kumakanta. Diba kumakanta siya sa kampanya. Diba may nota. Gumigiling dying inside. Magdadying inside ka na. Malapit na. Wala na daw. Malapit-lapit na. You are dying inside. Para siyang para siyang binilad sa araw, daing. Daing inside. Tayot ka na, boy. Tayot ka na, boy. Anyway, ito nakakatawa, ha. Anyway, itong sinasabi nitong mga yung bawal daw yung backlash dahil may kaso daw sa Korte Suprema. Pakibasa po, baka hindi nila nabasa dahil mahaba, tamad silang magbasa. Issue po roon, talakayin ko lang, ang issue po yon yung isang diocese, ha? Ay naglagay sa kanila noong campaign period ng nakalagay na tarpaulin na malalaki. Do not vote for those na protect reproductive rights. Ito yung reproductive rights bill na nanalo. Yes. So sinabi nila yung mga bumoto for reproductive rights, yung choice ng tao na kung ayaw nilang manganak o hindi, maggumamit ng contraceptive, ipopromote ng gobyerno yung contraceptive, nilagay nila sa isang kolom, team patay. Sabi nila, mga pamamatay tao daw yon, yung mga bumoto for reproductive rights, team buhay, ito yung mga bumoto against, ha? Wala silang sinasabing vote. Hindi siya campaign poster na vote for Lenny, vote for Isko, vote for Bongbong, walang ganon, ha? Malaki yon, pinatanggal ng COMELEC. Sabi ng Supreme Court, hindi daw yun sa clause, sa term na campaign poster. Yun daw ay freedom of expression.
Sinasabi lang naman nila, protect reproductive rights, ito yung team buhay, ito yung bumoto, for, ito yung bumoto against reproductive rights. Kaya, sinustain po na kahit malaki siya, sinabi, hindi naman campaign poster yan. Oo, yun po ang gist noong desisyon ng Supreme Court. Hindi sinasabi ng Supreme Court na kapag ang campaign material ay nasa private property, pwede nang kasing laki ng bahay. Wala pong ganon sa kasong yon. Ugok, huwag kasi kayo makikinig kay Guanzon. Si Guanzon, sabagay, alam mo, tuwan-tuwa ako dyan kay Guanzon. Siya ang pinakamalaking pagkampanya kay Bongbong Marcos. Kasi lahat ng tao iniinsulto niya for Lenny, nabibwisit. Thank you, ha. Wengway, ha. Salamat, Wengway. Thank you, ha. Pakita po kayo ng pakita, ha? Magsalita po kayo ng magsalita sa TV po, ha? Bibigyan pa namin kayo ng allowance, ha? Ayun, oo. Pakita lang kayo. Sigurado, talo si Lenny pagka kayo nakikita. Kalangis, eh. Kalangis na kalangis, eh. Sige, demandin niyo pa ako sa Bacolod. Dagdagan mo pa, bibili na ako ng Condron. Problema ba yun? Parang ka na sa nila. Go! Binitawa na nga siya ng abogado niya, Rony. Pero, totoo naman, oh. Sige, pakitahan tayo ng resibo. Bibili po kami na ano. Marami po kaming cheerleader ni Attorney. Opo, masisarap po ma-share sa Bacolod. Ang dami kong kaibigan doon. Ha? Walang problema yun. Masarap kaya Bacolod inasal. Oh, pero pag dinemanda kita rito sa Maynila, punta ka rin dito. Eh, may bahay ka naman yata rito. Eh, bibili na lang yung bahay. Hindi, mayaman siya. Anak siya ng hasindero. Oh, war hero pa. Oo. Sige, banat lang. Kaya pa rin. Kaya pa rin sa Maro Freak. Balik natin sa Maro Freak. Balik natin sa kanyang sinabi niya. Tinatakot mo ang expression. Diyan natin expression. Sino tinatakot nyo? Ako! Ay, anak ng war hero ang war freak. Ay, nako, buhay. Anyway, salutangan. Ay, talos, magbigay na tayo sa susunod na programang Tambayan. Ayan. Kasama si Attorney Trixie Cruz Angeles. Wala yung may love ko. Ay, ito po si Attorney Ferdy Casulito, Mr. Checks Appeal to Pasyo. At ako pala naman po ang inyong Miss Expose, ang anak ng mayon, lahing magayuan, binibining Salazar Divar. Hyper ako, mabibingat ako nito. May recording pa naman ako sa makalawa, yung team song ire-re-record, yan. Kami po ay nag-iiwan naman katakang susupil sa inyong pangnanaso. Kikitil sa inyong mga kasalanan. Yes. At titibo sa inyong kasingan na huwag matikip. Yes, yes, yo. Attorney Ferdy Tapasyo. Kasama si Binibining Tala Zaldivar.